Tanggalin mo yung pintas mo na sa mata. Ayan. Magandang hapon sa inyo, mga kadads army. So, ngayon, nandito yung ating mga tropa kids. At sila ay makikinig sa ating maikling kwento pre-Halloween story. So, stories pala, dahil marami tayong ito kwento. So, kasi nga pala, ang advice ko lang naman kung medyo matatakotin kayo, so, kailangan nyo magdasal. Kasi, bago tayo magsimula ng nakakatakot na kwento, alam nyo naman, pag may nagkukwento na nakakatakot, may ibang nakikinig. Ako pa nakikinig. Siyempre mga nakikinig kaya na isulto? Pwede ka umihi. Explain ko yon. So, meron ako ditong peking quintas na Mama Mary. Bibindisyon na natin yan para maging banal, para maging holy. Gamit itong holy water. Ano yan? Oo, yan yung mami. Nadasalan nyo ito ng basal ng Our Father o Ama namin. At kailangan meron itong basbas nyo na ito ay magsisilbing proteksyon sa inyo kapag kayo ay natatakot. Kaya kung meron kayong holy water, advantage yun. Ang tawag niya sa Catholic, ito yung mga amulets natin. Pangontra sa masasamang ewan. Okay. Ito na naman ko. Saka magpapasunod muna ako. Yeah. At binibisyon natin ang holy water. So kahit hindi tayo pare, may minister, basta alam natin yung tamang dasal sa mga Catholic. So wala po tayong pinapatamaan dito ibang religion. Ngayon, meron tayong Holy Rosary. Ibinisyon natin yung Holy Rosary. Mamaya, magkukwento ako ng isang nakakatakot. So ito ay binisyon na. Hindi ako lay minister. Kinatitirikan ng mga bahay, apartment nyo, ng araw. Okay? Sabit natin ito. So alam nyo ba anong araw, itong lawang bato, itong Verdes Clemente ay bubig ito. Okay. May nagkwento dyan, pinapwento dyan yung vlogger na Nate Vlog TV. Meron siyang episode 48 ba yun o 47? Hindi ako sure. Pero kung napanood nyo yun, panoorin nyo. Ito yung kwento sa punong duhat. Alam niyo yung punong duhat? Yung kumakain ka ng duhat? Para siyang ubas. Okay. Meron diyang bukid dito sa may likod namin. Mula dito, bibilang kayo ng 200 meters hanggang 250 meters ang layo. Yun ay merong nakatanim doon na punong duwat. At yung punong duwat na yon ay century old na. Ang pagkakaalam ko, baka inabot pa yun ng Filipino-American War o na mga panahon pa ng mga Kastila. So yung puno na yon sobrang tanda na. Okay. Pakita natin yung ano, bakit sobrang tanda na ng puno. Sobrang tanda ng puno, alam nyo ba nangyari? Kalahati niyan ay lupa. Kalahati niyan ay naging lupa. Kasi inakit siya ng alay. Ang nakakatakot dyan sa puno na yan, sobrang tanda na niyan. Ngayon, meron dyan naninirahan o naging katiwala. At yung katiwala na yon, marami silang na-encounter doon na pababalaghan sa puno ng duwat na yon.
Ang ginawa nila, tinaiwan nila yun ng barracks. Alam niyo ba yung barracks? Kapag may papakonstruct ng building, bahay, o anuman kulay, anuman pinapagawa, itatayo ng tirahan yung mga construction worker pansamantala. Ang tawag doon, barracks. Yung barracks na yon, one time, ang nakatira na lang doon ay yung mag-asawa na katiwala nung lupa na yan. Ang masaklap, madalas, tuwing gabi, lalo na kung madaling araw, yung barracks nila nagawa sa yero at kahoy, may kumakalampag doon. Paano yung kalampag? Ganon. Takot na takot sila. Pero walang ibang nilalang doon, kundi sila. Kaya kung kayo natatakot, yun yung puno na yon, katabi nun, nagtayo sila ng barak, kaso tuwing ating gabi, nagagambala sila sa pagtulog nila at natatakot sila. So ang nangyari, umalis sila doon. At yung barracks na yon, eh, ang pagkakalam ko, mga 1988 na yun. Hanggang yung barracks na yon ay ginawa na lang nila, pinademolish o pinagiba. Ngayon, ano nakakatakot na kwento doon? Yun nga yung kwento doon tungkol doon sa mga nagagambala na kumakalampag sa ating gabi, yung yero, yung bubong, yung pader, may kumakalampag. Pero walang tao doon kasi yan, bukid dyan. Malayo ang kapitbahay nyo. Ang kapitbahay nyo, kalahating kilometro ang layo. O 500 meters. Kami ang pinakamalapit na kapitbahay dito, 250 meters. Estimate length lang. Pero hindi kami nagpupunta doon para manakot. Dahil yung father ko, si Mang Ideng, eh, sobrang higpit noon at disiplinado siya. Disiplinarian din. Hindi kami pwedeng manakot ng kung sino man nakatira doon. Kagagalit lang kami. So, tingin nyo, kayo na akong husga. Sino kaya yung nilalang na yon na kumakalampag doon sa barracks? Ngayon, merong isang nakakatakot. Pakita mo sa akin yung nakakatakot. Yan. Ito, nakakatakot to. Pag dumating sa bahay niyo to, nakupo. May mas nakakatakot dito kasi guma na to eh. Ano yung mas nakakatakot dito? Sa bilang niya. Pakita mo yung mas nakakatakot. Dito kayo hihimatayin sa disconnection. 3,000. Hihimatayin kayo kasi pag hindi nyo nabayaran to, one week puputulan kayo ng kuryente. Kaya mas nakakatakot. Okay? Nakatakot ako. Pero hindi ako dahil nabayaran ko na yan, hindi ko nabayaran yan putin mo. Okay. So, dumako tayo, fast forward. 1996, ako ay nag-aaral, vocational, college sa PSTC. Shoutout sa mga batang PSTC. Baka meron kayong magulang dyan na nag-graduate sa PSTC, Caloocan. Batch 95 ako hanggang 97. So, 1996, hindi ko makalimutan yon. Mga buwan ng July at ayaw ko pa naman na umuwi ako ng madaling araw or mga 11:30 ating gabi. So bakit ako inaabot ng 11:30 isa 11? Kasi nga po, nung bago ko mag-graduate sa PSTC, kailangan namin kumuha ng OJT o on-the-job training. Kailangan namin umubos ng 120 days para makatapos sa aming OJT. Kung hindi, hindi kami makakagraduate sa college. So, ganun yun. Pag college kayo, nag-vocational kayo, kukuha kayo ng OJT o yung on-the-job training. So, umaga ako umalis dito from 7, minsan 6 o'clock na umaga, alis na ako, tapos uuwi ako, galing sa school, ang aming labasan, 9:30, minsan 10 o'clock. Ngayon, bibiyahe ko ng 1 hour, makakarating na ako 11 o past 11. Hindi ko makalimutan yon.
month of July or August 1996. Naglalakad ako dyan. Dyan kasi ang daanan dito. Wala pang Verdes Clemente dyan na daanan. Bukit pa yan. May mga tanim niya na palay. Konti lang ang bahay dyan. Hindi ko makalimutan nun. Naglalakad ako. Malapit na ako sa puno ng buhat. Ganito yun. Ito yung kalsada. Ito yung bahay namin. Tapos, meron ditong kalsada. Punta sa amin. Ganyan. Ito yung puno ng duwat. Okay. Ito yung bahay namin. Nandito ako naglalakad. Yung puno ng duwat na yan, nagtataka ako. Medyo may buwan. Hindi naman siya full moon. Pero para malapit na siyang maging full moon. Nagtataka ako. May talakang walkman nun. Walkman. Tanong nyo na sa Peres ko kung ano yung walkman. At yung walkman ay pilit kong pinapaandar. Medyo umuulan ng konti, umaambol. Ang nangyari, okay? Ang pusa ay isang pangontrayan sa mga masasamang spirit. Ito yun. Huwag kayo matakot dahil nasubuhan ko na yan. Okay. 11 o'clock mahigit. Nandito ako sa Encanto. Paglipo ko, yung walkman hindi na gumandar. Yung flashlight ko ayaw na sumindi. Pero bago yung battery doon, energizer, ever ready. Nagtaka ako, ba't ayaw mandar? Ang ginawa ko, pinakalikot ko, pagkalikot ko, dinagay ko na sa bag ko yung walkman, yung flashlight. Tapos meron akong narinig. Wala nyo yung narinig ko. Anong pog? Hindi siya palambag. Iyak ang bata. Anong pog? Umiyak yung bata. Palagay naman yung sabi. Ano yung umiyak yung bata? Ang tawag doon, goblin. Sa Ingles. Sa Tagalog, yanak. Yes? Tanak? Goblin. Sa Ingles. Sa Tagalog, yanak. Okay. Meron akong tinanungan ng mga matatanda dati. Kung kilala nyo si Kaipe, si Kapastor, yung lolo ko. Yan. So, yun ang kanilang sabi. Ngayon, kaya pala namatay yung ilaw ng aking flashlight, pati yung walkman ko. Eh dahil doon sa entity na yun. Hindi ko makalimutan. Tapos, iniisip ko, baka yung kapitbahay namin doon malayo. Siguro mula dito hanggang doon sa tindahan niya Ate Helen ang layo. Baka may bata doon. Yun ang iniisip ko. Pero sulitin na lang natin sa... Okay. So, balik tayo. Iniisip ko noon, baka yun ay bata doon sa kapitbahay namin. Pero nagtataka ko, yung iyak ng bata, eh malapit lang. Mula doon sa cameraman, ang layo. Ano yun? Cameraman. Hindi natin. Kung iiyak yung bata na yun, mga 2 metro, 3 metro yung layo sa akin. Ano kaya yun? Katabi na ni Ana yun. Pero nung naramdaman ko, ang layo nung batang umiiyak, mula dito hanggang doon sa puno ng mangga. Or dick. Hindi ko ma-determine kung gaano kalayo. Pero umiiyak talaga siya. Gumangalgal yung bata. Para siya yung nangihingi ng tulong. Pero sabi ng mga matatanda, huwag niyo papansinin yun. Huwag kayong lilingon pabalik. Diretso lang ang lakad. Kasi baka hindi maganda mangyari sa inyo. Kaya sinunod ko yung kasabihan ng matanda na yon, yung mga nagtuturo sa akin dati, na huwag kayo lilingon doon, kung sila ang lakad. Natakot ako kasi ang kakaibang katangian ng tiyana, kapag na-encounter niyo yun, lumalakad kayo pero parang hindi kayo umaalis sa pwesto.
stationary. Ang ginawa ko, naglakad ako mabilis, pero parang hindi ako lumalapit sa bahay namin. Pagkatapos nun, ginawa ko tumakbo na lang ako. Pero nung tumatakbo ko, parang hindi ako lumalapit sa bahay namin. Nagtataka ako. So, yung palang feeling ng natin anak, totoo pala. Hindi ako makatanggi na totoo yun. Ngayon, para mawala yung epekto ng tiyanak, ang isang paraan doon, so meron kayong alagang hayop tulad ng aso. Ang ginawa ko, sinipulan ko yung mga aso namin sa harapan ng bahay. Siguro mga 5 aso yon o 4. Nagtahulan sila. After na magtahulan sila, yung pala, nandun ako sa harapan ng bahay namin. Nandun ako mismo. Mula dito hanggang doon sa may hagdanan, ang layo ko, bahay na namin. Kasi dating bahay namin dito, Bungayo, hindi pa akin daw. Okay? Kilala nyo si Kuya Cesar, yung bahay niya. Ganon, Bungalo. Pero malaki yun. Okay? So, kung kayo ay naniniwala, comment na lang kayo, at kung hindi, okay na. Okay. So, kaya meron tayong mga pangontra para itaboy ang mga masamang yan. Hindi ko tinatakot, pero nangyari yon. At ilang pangontra, kung kayo lahat ay Catholic, try nyong mag-provide o bumili ng rosaryo. Pabendisyonan nyo sa pare, kung walang pare, may minister. Ilagay nyo sa inyong pinto, talagang yung doorknob, kung yung lagay. Pangontra yun sa mga masasamang elemento. Kuya, meron po kami dyan sa pinto. Tama. At meron kayong palaspas. Pero ganyan po kami. Yan, pangontra yan. At yung palaspas nyo, pag nangailangan kayo ng tulong, halimbawa, malakas yung kitla. Kumuha kayo ng kapiraso, sunugin nyo. Pag sinunog niyan, kailangan sa loob ng bahay para hindi kayo tamaan ng kitla. So, kung merong masamang espiritu sa kayo nararamdaman, lalayo yun. Ngayon yung pangontra natin. Basic na basic yun. Magdasal kayo ng ama namin, pinaka-basic. Okay. Gusto nyo pa yung kwento o tama na? Passion of Christ. Panoorin niyo yun. Okay, kung nakapanood ka ng Son of God, magalaan niyo panoorin. Son of God, Passion of Christ, yun ang hinahatong ko sa inyo na panoorin niyo at kayo natatakot. Pag natatakot kayo, isipin niyo lang. Hindi kayang harapin ng masamang espiritu o ng diablo ang mukha ng Panginoon habang pinakahirapan siya sa krus. Doon pa lang matatakot na yung diablo. Okay, may hirapan yung Panginoon sa krus. Yung pinakahirapan siya. Yes. Dahil yun ang pinakamalaking tagumpay ng Diyos o ni Jesus Christ para tayo ay sagipin sa kasalanan naming mortal. Isipin nyo lang yon. Hindi kayo matatakot. Mawawala yung takot nyo. Yun ang pangontra natin sa mga masasamang elementong yan. Tandaan nyo, sa loobin nyo, kung kayo ay nandun sa pwesto ni Jesus Cristo, kayo ay nandun sa panahon na yon at pinapaludo siya habang siya pinapahirapan, anong mararamdaman nyo? Matutuwa pa kayo, maawa kayo, mahabag kayo sa Panginoon dahil sinagip tayo sa ating kasalanan. Pero, siya yung nag-usa. Yun ang number one na pangontra sa masamang yan. Kaya hindi yan, hindi nyo matatakot yung sarili nyo. Kung matatakot kayo, hindi kayo matatakot. Tandaan nyo lang yun, yung kwento na yun.
Okay. 1995. Balik tayo. Backward. 1995. December yun. Kung daw nagkakamali. Mga December 19 or 18. Basta malapit na magpasko nun. Again, dumaan yung bahay namin. Ang katabi ko, si Amang. Dalawa kami natutulog doon sa kwarto. Pasadong mga quarter to 11 ng madaling araw, nagising ako. Hindi ako para umihi. Napansin ko doon sa likod bahay namin. Okay. Sa likod bahay namin, parang may mga nagkasayahan. May mga nagpapatugtog ng musika o ano man na... Pero hindi ko maintindihan yung kanilang mga sinasabi. Parang out of this world. Ang ginawa ko, bumangon ako, tinignan ko sa bintana, sinilip ko sa jalousy. Wala naman tao sa medikot bahay. Pero maliwanag yung lupa niya, yung kalupaan niya. Parang hindi siya madilim, kahit walang buwan. Okay? Ang ginawa ko, lumabas ako. Tinignan ko. Napansin ko, hindi naman pala nakabukas yung ilaw doon sa labas, sa likod. Pagtingin ko doon sa may sa labas, nawala yung mga nag-iingay. Wala yung nag-iingay. Ano kayo nag-iingay na yon? Yung narinig ko. Marami silang mga boses at marami silang mga pinapatugtog. Ang sabi, Duwende. O dwarf. Tama. So yung mga duwende na yon, siguro nagkakasiyahan sila. Hindi ko maintindihan yung mga pinapatugtog nila. Naabutan ko sila na sila ay nagpipiesta o baka nagpa-party. Oo, nagpa-party sila. Ngayon, parang naistorbo ko sila kasi 12 o'clock na ng madaling araw yun. Nag-stop na sila. After noon, wala na ako narinig. Natulog na ako, pero hindi ako natakot. Okay. Ngayon, tingin. Kukulong ko to eh. Okay. So, yun yung kwento noong 1995 December. Tapos yung isa, yung Gabin, 1996. Hindi ko sure kung anong date yun, basta July yun, saka July or August. Okay. Meron akong gusto sabihin sa inyong kwento, mas matatakot ka lang kayo, pero hindi ko na ikaw kwento. Kwento na po, ito siyong akong ininilis. Okay. Pag kinuwento ko yun, kailangan ko yung bigyan ng protection against sa mga panakot. Okay? Kasi sobrang... Kasi ako kasi baka hindi natatapos si Stephanie. Sobra kasi nakakatuwid yung kwento na yun. Okay, sige. Kwento ko sa inyo yung isang karanasan ko. Bakit ako nagkaroon ng ganyang karanasan na hindi ko naman alam? Balik tayo. Rewind muli. 1982 o 83 yun. Tapos ngayon, meron na akong malay nun. Kasi nung pinangalan ako ng 1977. Okay. Meron dyan, kapit-bahay kami. Wala dito, siguro mga 600 meters. O mahigit kalahating kilometro. Pag nilakbayin nyo doon. O mula dito, mga isang kilometro layo. Doon. Meron doon pamilya Martin. Pamilya Martin. Meron akong classmate, si Primo Martin Jr. Classmate ko na yun nung elementary hanggang high school. Hindi ko alam kung siguro yung lolo niya. Lolo niya yun. Nung namatay yung lolo niya, nakaburol sa kanilang bahay. Hindi ko makakalimutan nun. Kasama ko si Amang sa Kasinang. Maliit pa ako nun siguro mga 4 na taon. Ganon. 4 or 5. Medyo malikot ako doon sa burol na yon.
At ang pinagkagawa ko doon, sobrang kalimutan. Sinasaway na ako siguro ni Inang doon, pero hindi ko pinapakinggan. Doon ako naging mabait, naging masunurin. So yung mama nakaburol, pag nakaburol lang isang patay na lalaki, nakabarong. Alam naman natin yan. At ang kanyang pantalon ay kulay itim. May iba, dark blue o navy blue. Sabihin natin, naglalaro ako doon sa ilalim ng nakataol o nung kabaon. Nagpaparas ako doon. Parang ito yung ano, nagpaparas ako doon, naglalambitin ako. Siguro mga ilang minuto, napagod na ako, kala na ro. Hindi naman ako masaway ninang, sisinang. May tinutulungan siya. Binibigyan niya ng pagkain yung mga tao, yung mga bisita. Si Amang naman nakikipagkwentuhan. Nung natapos na silang mag-serve, sinang saka si Amang, katabi ko, kunwari, nandito ako, ako si Inang. Ang ginawa ko, na-edip ako sa kanilang lap. Nakatulog ako. Nakatulog ako mismo. Nung nakatulog ako, nanaginip ako. Wala niyo ko nila panaginipan ko. Hindi siya nakakatakot. Pero ito ay nagsisilbing aral. Yung napanaginipan ko ay yung nakaburol. Yung nakaburol mismo. Yung lolo ng aking classmate nung high school. Siya mismo nakatayo doon sa may pintuan, sa gilid ng pintuan. Ang sabi sa akin, Aduloy, ang malikot, nakahiga ako dyan. Nagpapahinga ako dyan. Sabi niya. Basta hindi ko matandaan yung pinaka-complete word niya. Pero sinabi sa akin, huwag daw ako malikot. Tapos, nagising ako. Tinignan ko. Sabi ko, Amang, patingin nga po nung nasa box, nung nasa kahon. Tinignan ko. Ito ay nagsabi sa akin. Tapos pinakwento ko si Eke, Amang. Amang, nakita ko po siya buhay. After nun, wala na siyang sinabi si Amang sa kasina. Ang sabi, mga gawa-gawa mo lang yan. Hindi ho, napanaginipan ko, nakita ko yan. Kasi pag dumadalong kami ng patay, nakikipchoso ako, dinitin ako yung itsura nung nasa loob. Ako din. Okay. Pero nakakatakot yun. Sa akin. Pero sa iba. Baka sa iba. Mas makakot. Sige, okay lang. Dader! Pero sa iba, takot. Pero sa akin, normal lang yun. Ang aral doon, pag nasa lamay kayo, huwag yung malikot. Okay? So, yun yung ating maikling kwento. Ilang minutes na? 38. So, medyo mahaba itong vlog na to. Sabi mo na din! Uy! Tapos 1995. Walang maupo sa Sundan. Sinundan ko na. Sinundan nyo nung 1996. Okay. So hindi tayo, wala tayong intention manakot dito. Kailangan lang yung isipin ang mga pangontra sa mga panakot, sa mga nananakot. Diyos lang ang kaya magtabuin yan. Kailangan manalik tayo. Tuloy ko pa ba? Opo. Kasi may bagong dating ko eh. Mamaya, tatabi ko na yung kinikwento ng training. Bago pa umuwi, i-bless muna kita. Bago pa umuwi. Ako din po. Kami na yato pinapakot. Okay. 2000... Hindi ko alam kung 2003. Sa bahay ng kaibigan ko, medyo malaki yung bahay na yun.
Pero wala akong babanggitin kung sino yun. Baka pagalitan ako. Ito yung hindi ko makalimutan eh, sa lahat ng mangyari sa akin. Huwag mo na ikwento. Huwag na. Ganito ka. Ganito na ko. Bawag naman sila. Basta magdasal kayo bagay matulog. Sige po. Okay? Magdasal naman po talaga ko. Gusto ko ako. Ito yung sobrang nakakahindik. Kasi ako magdasal boy. Isa siya. Tampong. Naniniwala ba kayo sa white baby? Siyempre! Ako, siyempre! Yun yung kinakatakutan sa ako. Ako, hindi ako medyo. Ako, hindi ako naniniwala. Sarap-sarap pa rin eh. Nakakainsan mo. Wait, sobrang nabang puti. Hinahita ko na yun. Maniniwala. Ako din. O, sige. Ako naniniwala na ako, pero gusto ko sa palin. Dahil hindi naman si Sinon. Hindi siya ka naniniwala. Mamakulit. Sige, gipad na lang natin. 1984. Congratulations. Dito sa bahay na to. Alam niyo yung kwento nung 1996, yung Gabin o yung Jana? Apo. Yun ang kanyang sequel. Twist na story. Naka-twist. Yun yung pinanggalingan nun. Mga 6 o'clock yun ng gabi. Dumating yung tiyahin ko, dumating yung pinsan ko, siguro mga si Ate Dory yata yun, si Ate Christy dumating. Tinatakot kami. Tinatakot kami. Ewan ko pa yung jahin ko na yon na dumating dito. Hindi mo kaluwin, hindi pa luwin. Nakakalutin kayo. Sige, tuloy ko na. Mahirap pa sana. Okay. Balik na naman tayo sa kwentong jealousy o bintana. Habang sila ay nagdadasal, nagro-rosaryo, kasi ginagawa yun ng mga jahin ko, kapatid ko. Yung mga tiyahin ko, tinutulungan yung mga kapatid kong babae na mag-rosaryo every 6 o'clock ng gabi. Which is normal yon. Sa ngayong panahon, bibihira rin kumagawa yun. At kami naman, naglalaro ng aking pinsan, si Ate Christy. Hindi ko makalimutan nun. Siguro mga 7 or 8 o'clock na yata yun. O mga 7 o'clock ng gabi, madilim na. Ang sabi nung nandiyahin ko, huwag kang magulo dyan, meron niya nga sa labas, hindi natin alam. Ang ginawa nila, magdasal sila ng rosaryo para itaboy. Hindi ko makalimutan noon. Kinikilabutan ako. Yun yung tiyanak o yung gabi na yun nung na-experience ko nung 1996 nung July o August. Meron kaming puno dyan ng niyog. Alam niyo yung coconut. Yung puno ng coconut na yun, may nakapalipid yun na bulaklak ng sinya. Para siyang maliit na sunflower. Sinya. Ngayon, kung nakakita kayo ng sunflower kasi laki ng plato, yung bunga niya. Pag isinaman yung petals niya, kasi laki ng patya, gano'n siya palaki. Siguro mga palanggana, gano'n. O kasing lapad mo, gulong ng tricycle. So gano'n. Ang hindi ko makalimutan nun, nung binuksan ko yung bintana ng bahay namin, ng kwarto, nung sinasabi nga nilalang na yon, yung tiyanak na yon, napansin ko parang merong lampin ng bata na tumagos doon sa puno ng coconut. Kunwari ito yung lampin, puti. Ganyan. Ito yung puno ng coconut, tumagos siya. Hinihintay ko lumabas dito sa kabila. Pero wala akong nakita. Hindi siya lumabas.
So possible, baka yung dumping yun ng tiyanak, daladala niya. Habang nagdadasal yung mga kapatid ko, pisan ko, tiyahin ko, natakot yun. Pwedeng ganun lang nangyari. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Pag tingin ko sa bintana, ano yun? Kulay puti. Yan na nakikita na kayo ng motor. Okay. So, pero wala nang nasundan na yun. Natapos na yun. Okay na? O talaga yan, nagagamot. O, kwento ba yung tungkol sa white lady? Kwento pa po. Ano? Okay. Bitin ko, bitin. Yung white lady na yun, sa bahay yun. Malaking bahay nila. Ginagawa ko yung PC ng aking kaibigan. Last week pa yun, basta. Nasa second floor kami. Medyo maganda yung buhay nila. Ang nangyari, habang nandun ako, lahat ng mga application o apps sa computer, Windows, Microsoft Office, games, nilagay ko na. Tinesting ko na rin sa internet. Naglaro ako ng Counter-Strike. Uy, maganda ang COM. Hindi pa yun, ano ha? Hindi pa yun version 1.5. Siguro mga 1.1 pa yun o 1.2 yung Counter-Strike. Miss ko na rin sa survival na wala ng face. Gusto ko talaga yung ano, yung COC, hindi yung Clash of Clans. Dota sa Dota. Hindi naman Dota. Okay, so yung kwento na yon eh medyo kakaiba. Kasi nga, nung gabi na yon tapos ko nang assemblein yung PC. Tapos ko nang ayusin. Ano nangyari? Wala namang brownout sa labas. Doon lang sa bahay nagka-brownout. Doon sa bahay lang nagka-brownout. Kung saan yung pwesto ko. Gusto ko ba yung nila ko yung wala yung meron doon. Hindi, ganun yun. Nung ano, namatay yung kuryente. Namatay yung PC. Nagtataka ako, bakit yung bahay doon na ako nakapwesto, walang kuryente. Kininan ko sa labas, may kuryente. Ang ginawa ko, pinatay ko yung EBR. Automatic voltage regulator sa PC. Para hindi masira yung PC nyo, nilalagyan ng ABR yun o UPS. At yung table, nandito yung ABR. Meron dito yung bintana. Eh, yung bintana, syempre, glass. Nag-reflect yung mukha mo kung nasa dito mo. So, bago magbumalik yung kuryente, pinatay ko na yung ABR. Ano? Sandra, huwag ka mag-enjoy ka ka. Pagkapatay ko ng ABR, tinignan ko sa labas. Hindi ko walang kuryente, baka magkaroon ng kuryente, masira yung PC. Dahan-dahan akong umangat. At nagulat ako sa nangyari. Yung monitor na ginagamit dati, yung mga CRT o yung malalaking likod. Ay, yun. Alam mo yun. Tapos meron yung glass filter. Yung glass filter yun. Yung glass filter na yon para hindi masira yung mata nyo sa radiation. Pag angat ko, dahan-dahan. Kaya ka nag-rakabi eh. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Gusto kong tumalon. Kakaiba. Yung palang white lady, may kanya-kanya ding anyo yan. May kulot ang buo. Yung nakita ko. Hindi, nakita ko kulot eh. Kulot yung buhok niya. Tapos nakatungo siya. At ang kanyang damit, siguro yung mga panahon pa ng Kastila. Panahon pa ng Kastila. Tapos ang nakakatakot doon, yung kanyang mga ano, kamay. Wala kang katabihan ng kamay. Yung kamay niya, parang tuyo. Na parang ano, parang kalatsay. Parang dry. Kung napanin niyo yung Harry Potter. Yung sa Harry Potter, yung prisoner of Azkaban.
Kung alam niyo yung tsura ng Dementor, ganun yung kanyang laylayan ng damit. Tapos puti yung kanyang suot. Nagugulat ako sa iming name. Ewan mo kung bakit. Yan ka na lang. Alam niyo yung nangyari? Basta na nga siya yung makita sa Kenny. Mga ganun siya. Pero wala siyang paa. Nakalutang. Ano, ito yung masakit. May KMJS mamaya, gabi pa naman ang ginagin mo. Ito yung masakit. Ano ganda yun? Hindi ako ano yung ano yung napapakinggan nyo sa mga horror horror film o horror show. Alam yung talagang mumo sa mga horror show. Ganon. Ang tawag doon, ayan mo eh. Sa research ko, tunog yun o puni yun ng masamang nilalang na nasa baba. Alam niyo na? So, hindi yun tao. Kasi ang itsura niya, eh, sobrang nakakatakot. Hindi siya aswang. White lady talaga. After noon, siguro mga ilang yun ko, nagkasakit ako. Na-hospital ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi ako makatulog, iniisip ko sa gabi, baka makita ko. Pero wala pa ako siya anong kaalaman sa kamontra. Okay. Gano'ng katagal ko nakita yun? Humilang kayo siguro ng mga 5 to 10 seconds bago siya nawala. So ang pwesto ko na ganito. Five to 10 seconds ang tagal niya bago siya nawala. Alam niyo kung saan siya nanggaling? Doon sa kwarto. Nanggaling siya sa kwarto kung bago siya. Tapos, bumaba siya. Hindi ko alam kung saan, bila na lang nawala. Pero ang taan niya, straight lang. Pantay lang. Hindi siya lumilipad. Nung nawala siya, nagtaka ako. Bumalik yung kuryente. Bumalik yung kuryente. Baka siguro kakaiba yun. O sobrang kakaiba yun. Kaya pati yung kuryente, na kuryente na control niya. Kaya ginawa ko noon, talas ako nagdadasal. Kasi yung pako mo dito basta nagpako. Natroma ako. Siguro kaya ako nagkasakit dahil nga doon. Hindi ako makatulog dahil nagkakit ako na yun. Ano na ako noon? Graduate niya ako nung sa college 2000. Computer Science. Ganon kasi ako sa STI. Okay. Sinundan pa yun ang kwento na yun na isa. Sinundan pa yun. Gusto niya yung nakakatakot doon. White lady din. Meron pang dalawang nangyari sa akin yun na sinundan niya. Okay. Tapusin na natin. Tapusin na natin. Tapusin na natin. Saan? Dalawang nangyari. Ayun yun ah.